Magandang umaga, madlang people. For today's video ay gagawa tayo ngayon ng okoy na kalabasa. Isang masustansya at affordable na ulam or pwede ring merienda. Ito po ang ating preparations. First, gagadgarin natin ang kalabasa. Yung ganito lang yung size niya. Hindi masyadong malaki at hindi rin masyadong pino. At saka binabalatan ko po pala yung kalabasa. Tapos sinugasan ko. Lagyan natin ng bawang at sibuyas. At saka paminta. Pwedeng pino or crack, depende sa like mo. Hiwain po natin ng mabuti yung bawang ng maliliit po. At saka ilagay po natin ito sa kalabasa na ginagad po natin kanina. And then maghiwa naman tayo maya-maya ng sibuyas. So mix, minimix ko na lang po yan. Yan, katulad po niyan, inilalagay ko na lang po siya lahat. Then maghiwa po tayo ng sibuyas ngayon. So imimix ko din po yan. And then after po ng sibuyas, ilalagay po natin maya-maya yung paminta. So depende po sa inyo kung gaano karaming paminta yung ilalagay ninyo. So nasa sa inyo na po yan. And nasa inyo na rin po kung gusto ninyo ng pino or cracked na paminta. So ako ang nilagay ko dito ay krinak ko siya. Hindi naman siya masyadong pino ang inilagay ko. Kasi mas gusto ko yung medyo nalalasahan ko yung anghang-anghang niya. So yan guys, pinaghalo-halo ko na siya lahat yung mga ingredients niya. And then lalagyan natin siya ng magic sarap. Syempre, magic sarap, pampasarap, 'di ba? Kasi pag walang magic, hindi masarap. So ayan, baka naman magic sarap. Yan, nilagyan ko na siya ng magic sarap. So ayan na yung kanyang mga ingredients. And then asin. Nilagyan ko na rin siya ng asin. Tapos, syempre, hindi mawawala yung arena. So yan, lagyan na natin ng arena guys. Para magano siya, yung kasi yung magdidikit sa kanila dyan. Pag wala kasing arena yan, hindi yan maluluto ng buo. So hindi siya magiging okoy, 'di ba? Parang kalabasa lang siya. So ayan, nilagyan ko siya ng arena. Tapos lagyan natin siya ng tubig. Ayan, nilalagay natin yung tubig na 'yan. Boost natin. So sa pag-boost ng tubig, kailangan tantsado lang 'yan. So hindi ko masasabi sa inyo kung ilang baso yung ibinuhos ko diyan, pero tinatantsa-tantsa ko na lang siya. Habang binubuhos ko yung tubig, hinahalo-halo ko siya para matantsa ko kung gaano karami yung tubig na kailangan ko pang ibuhos. So ayan na siya guys. Ang ganda na ng ano niya o ng texture niya. Pwedeng-pwede na siya guys lutuin. Ang ganda na ng texture niya. And then ayan, magluto na tayo. So ayan na po yung ano, habang nagluluto po ako, kailangan maraming mantika siya. Kasi ang pangit kasi kapag kaunti yung mantika niya, hindi maluluto yung loob. So yung labas lang ang maluluto niyan. Kaya pag nagluto ako ng okoy, kailangan po ay maraming mantika. So ganyan siya. Kaya lutong-luto yung loob niya, napakasarap niya kainin. Sobrang crispy niya. So ayan guys, binibenta ko po yan pagka marami po akong gawa. Nagbebenta po ako niyan, 3.20. So ayan, kaya pwede po yan pang business. Kapag ka nag-business po kayo niyan, maganda pong kitaan niyan kasi marami po kayong magagawa. So ayan, ang ganda na ng itsura niya oh. Sobrang crispy na crispy talaga. Itsura pa lang, ang sarap ng kagatin. Oh. Thank you for watching.